galak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Bahagi ng misyon ng ating pong Jesus Nazareno na parangalan at bigyang dangal ang ating Ama. Kaya naman tayo may ganito ring misyon sa ating araw-araw na pamumuhay ay maiparangal at maipakilala nawa natin ang pagmamahal ng Ama sa kanyang mga minamahal na anak. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang Espiritu Santong suma sa amin ay siya nawang magpagindapat na kami gawing tahanan ng kapangyarihan sa aming piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Epeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo. Mula ng unang araw na ako'y tumungtong sa Asya. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nanginging magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang mga kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon.
Ito lamang ang aking alam sa bawat bayang dinalo ko. Ipinahayag sa akin ang Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin do'y pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo. Sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyunay na nariwa at umunlad. At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumainyo tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita.
Ngayon, alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman sila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit nasa sanlibutan pa sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sino ba ang binibigyan natin ng parangal sa ating mga buhay? Sa atin pong mabuting balita, no, pinagpapatuloy natin yung panalangin at pakikipag-usap ng ating pong Jesus Nazareno sa Diyos Ama tungkol sa kanyang misyon dito sa mundo at iyong panahong siya'y makababalik na dahil natugunan na niya ito ng lubos-lubos sa kanyang pagpapagaling at pangangaral, sa kanyang pagpasok, nalalapit na pagpasok sa parting ito ng mabuting balita ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Dinideklara na ng ating pong Jesus Nazareno na may mga bagay na naganap na. No? At magandang pagnilayan po rito, yung katotohanan hanggang sa huli, malinaw sa ating pong Jesus Nazareno ang kanyang misyon. Ang bigyang parangal ang Ama. Na siya namang atin ding tinatanggap bilang bahagi. No? Kanyang ibinabahagi sa atin ang misyong ito. Bilang kanyang mga tagasunod, ganun din sana ang ating gawain. Na sa ating mga ikinikilos at ginagawa, ang binibigyang parangal natin ay ang ating poong Jesus Nazareno. At sa pagpaparangal sa Kanya, na ibibigyan din natin ng ating parangal ang Diyos Ama. Pero nananatili ang tanong, siya nga ba talaga ang ipinakikilala at ipinararangal natin sa ating mga buhay? Hindi po maiwasan, mga kapatid, na kahit papano sa atin naman, gusto nating makilala. No? Yun bang may mga nagagawa tayong maganda, eh pasasalamatan tayo. Yung mga may pinaghirapan tayo, pararangalan tayo. At ito, yung bahagi ng karapatan natin. Pag may pinagsumikapan tayo, ay maayos at makatarungan ding magkakaroon ng kapalit. Sisweldohan naman tayo kahit papano sa isang marangal na trabaho. Kasi tinrabaho natin yun. Nararapat lang sa atin na yung ating mga pangangailangan ay matugunan. Pero may mga pagkakataon ding sa totoo lang gusto nating sumikat. Ano? Makita sa TV, madinig sa radyo, magkaroon ng maraming views kapag nag-Facebook live tayo o kaya nag-YouTube, na minsan, bagamat mabuting makilala, mas yun pa ang nauuna. Minsan nagkakaroon ng maling motibasyon. May tutulungan tayo para may masisingil tayo. No? Na hindi naman kasama ng trabaho. Magsisilbi tayo sa simbahan para sumikat tayo. No? Yung iba ayaw na mag-serve kapag hindi nakikita sa TV, hindi napipicturan sa social media. Gusto natin laging nasa harap. Hindi po masama yung katotohanan ng kinakailangan nating makilala. Pero mission natin bilang mga Kristiyano na sana yung una nating mabigyang parangal
yung una nating mapasalamatan, yung una nating makilala, ay ang Diyos na pinagmumulan ng lahat. At paano siya pararangalan at pakikilala? Yung kabutihang binigay niya sa atin, hindi dapat manatili sa atin yan. Sana nagbibigay lakas sa atin yan na tayo rin magmagandang loob. Yung malasakit niyang binigay sa atin, pinatatawad tayo sa mga kasalanan kasabay ng pagtatama. Nararapat lamang na tayo rin ay magpatawad kasabay ng pagtatama. No? Nataliwas dun sa kasabihang forgive and forget. No? Ang hirap sa atin, pag pinatawad na natin, kakalimutan na natin. Eh hindi ba para bang kawalan ng respeto yun sa isang tao? Kasi kapag pinatawad mo, dapat sinisigurado natin at tinutulungan natin siyang huwag nang ulitin yung mga pagkakamali. Ang problema sa forgive and forget, binibigyan mo lang ng pagkakataong magkamali ulit. Pag tayo binigyan ng pag-asa ng ating Panginoon, hindi ba't dapat din na magiging daan tayo para yung iba magkaroon ng pag-asa rin sa buhay? At ginagawa natin lahat ng ito sana nang hindi para sa atin, hindi para sumikat tayo, hindi para magkaroon ng utang na loob yung iba sa atin. Pero itong mga gawain pa lang na ito ay para upang ipakilala ang Diyos sa buhay ng mga tao. Sabi nga ng isang sikat na panalangin, yung magbigay ng walang hinihinging kapalit. No? Siyempre, hindi totoo yun sa mga trabaho natin. Huwag tayo tayong magsasakripisyo ng sobra-sobra kung di rin naman tayo bibigyan ng karampatang pangangailangan natin. Pero sa mga bagay na dala ng kabutihan, naway ang natatanging kapalit na ating hinihingi, gaya ng ating pong Jesus Nazareno, gaya ni San Pablo, na pinangaral ang mabuting balita at natunghayan natin sa unang pagbasa. Wala na tayong hihingin pang iba, kundi maipakilala ang Diyos sa buhay ng iba. At yung, ano yung mangyayari doon? Kung may ibabalik ba ang Diyos sa atin? Ipagkakatiwala na natin sa Kanya. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ng biyaya na sana sa ating buong buhay ay mabigyan natin ng parangal na maipakilala din natin ang kabutihan at malasakit ng Diyos sa pamamagitan ng ating sariling kabutihan at malasakit. Sa araw na ito, tanungin natin, sa lahat ng pinagdaraanan natin, paano ba natin mapapakilala ang Diyos sa ating kapwa, lalong-lalo na yung nangangailangan ng Kanyang presensya? Mahal na po ang Jesus Nazareno, ipinakilala mo ang Ama sa amin. Maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Hinulaan ni Kristo na ating Panginoon ang Kanyang mapanligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang nagdurusang lingkod, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng awa. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan ng matiyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga bansa naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Hesukristo na kanyang isinugo. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo. Ama,
magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway makatanggap ng walang hanggang gantimpalang ipinangako sa kanila. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga frontliners, health workers at mga nagsisilbi sa ating bayan sa iba't ibang paraan na sa kanilang matapat na paglilingkod ay nagiging tanda at nagiging parangal sa kabutihan ng Diyos sa atin. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, niluwalhati mo ang iyong anak at luluwalhatiin kami sa kanya. Tanggapin mo ang aming mga panalangin dahil kami sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inumin inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na amin hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang siyang ating dapat na ipakilala sa ating kapwa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Nagmamaliw.
Amen. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry organization at samahan ng ating simbahan. Nasalubungin ang pagdating ng imahen ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na May 27, 2023, Sabado sa ganap na ika-4:30 ng hapon. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay ganap na ika-5 ng hapon. Mananatili po ang imahen hanggang June 3, 2023, Sabado. At ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng debosyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin,
Pinag-aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.